magandang hapon na naman sa inyo, mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin, mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili, mga kaibigan, ay nanggaling naman sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Mirna. Bueno, basahin na natin ang liham ni Mirna. Dear Kuya Peles, matagal na po akong nakikinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At buong akala ko, Kuya, mananatili lamang akong tagapakinig ninyo. Yun pala, Kuya, isa rin po akong hihingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Mirna, 30 taong gulang at may asawa at dalawang anak. Lumiham po ako sa inyo, Kuya, dahil sa aking problema. At para malinaw sa inyo, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Rolly, ano ka ba? Ang aga-aga, yung manok mo kaagad ang inaatupag mo? Iti-tinula ko yan. Ganun naman. Bakit mo palagi mong pinag-iinitan ng mga alaga kong manok? Ang daming gawain dito sa bahay. Tumulong ka naman. Hindi pa ako tapos dito eh. Buhatin mo yung tubig. Walang paligo ang anak mo. Papasok pa sa school. Ang anak mo, kayo sige na. Asan ba yung tubig na bubuhatin? Andun sa may gripo. Kunin mo. Oo, oh, kukunin na. Hindi mo lang masabi ng maganda eh. Ngayon, saan ko ba ilalagay yung tubig nito? Di dyan sa banyo. Paligo ng anak mo yun eh. Ito na nga eh. Oh. Ayan. Ano bang paggagawa mo? Sabihin mo na. Nag-aalaga ko ng manok eh. Wala na. Himasin mo na yung manok mo. Napaka-visit. Visit ka talaga. Oh. Oh. Bakit ka ba nagdadadaldar dyan? Ginagawa ko ng pinagawa mo ah. Wala! Oh, pag ako'y nainis, iluluto ko yung pisting manok niyon. Kumusta pare? Ayos na ba yung panglaban natin sa linggo? Ayos na ayos pare, kondisyon na. Teka, ilan ba yung pusta mo? Eh, binenta ko yung isang big namin ng 3,500 pare. Kamusta ka lang? Pwede na yun pare, malaki na yun. Alam ko naman na mahusay kang mag-alaga ng itong sabong eh. Naku, ako pa pare, basta ako walang talo yan. Panalo ang pera mo dyan. Eh, binan mo nga pala. Pupusta rin ba? Eh, ayun pa. Hindi pa huli yung pare. Pupus at pupusta yun. Si Mang Iming, may pamusta din siya? Sasama din daw? Eh, marami na nga eh. Ang pupusta sa akin eh. Sasama sa atin. Eh, syempre, may tiwala sila sa'yo. Kaya marami tayo. Oo. Ilang beses ko nang pinakain ng pampalakas yung manok pare para masigurado lang na panalo tayo. Buti yan pare, di tayo makantsyawan kung sakali. Sigurado yan pare, manalo tayo, maniwala ka. Uy, pare, ayan na palang binan mo. Ay, Rolly, sama rin ako sa aling ko ha. Ay, walang problema tay. Baka magalitan kayo ni inay kung sasama kayo. Ay, hindi, nagpaalam na ako sa kanya. Ah, ganun ba? Eh, pumayag ba naman si inay? Eh, siyempre naman, ako pa. Basta, sasama ako sa linggo.
mukhang dumarami na ang manok na inaalagaan ni Rolly, ah. Oo nga po, inay. Diba, mahal ang mga pagkain ng mga yan. Sinabi niyo pa, yan ang pinagkakagastusan ni Rolly. Ay, sugal, mayaman ang sabong, ah. Pinagsabihan mo ba ang asawa mo? Eh, paano? Ayaw paawat. Naggagalit na nga po pag pinagsasabihan ko siya. Ay, naku. Pati yung tatay mo, eh. Nahikayat na niya. Ay, ewan ko ba, inay. Halos hindi na kami nag-uulam dahil sa binibili niyang pagkain ng mga alaga niyang mga manok na yan. Ay, naku. Bakit ba yan ang natuturan niyang bisyo? Sabong! Oo nga. Naggagalit siya pag inuutusan ko dito sa bahay. Alam mo, kapag nalulong sa sabong yan, di na paaawat yan. Tandaan mo tong sinabi ko sa'yo. Ay nako. Pati ba naman ikaw? Nakahiligan mo na rin ang sabong. Eh, paminsan-minsan lang naman, saneng. Alam mo, mahirap na sugal yung sabong. Sugal ng mayaman yan. Eh, maliitan lang naman sa amin. Saan ba nagsisimula ang malaki? Di sa maliit. Eh, naku naman. Diversyon lang naman namin ang manugang natin to, ang sabong. Kaya nga, alam mo, laging nag-aaway si Rolly at ang anak natin dahil sa pag-aalaga ng manok pang sabong. Eh, ilan lang naman ang inaalagaan ni Rolly na manok, ha? 6 lang yata. Mahal daw ang pinapakain ni Rolly sa mga alaga niyang manok. At may vitamins pa daw. Pati nga ulam, halos hindi makabili dahil sa alaga nilang manok. Pesting mga manok yan. Oo. Inay, puro luma na ang mga damit ko. Bili naman ninyo ako ng bago. Hayaan mo. At sasabihin ko sa itay mo. Huwag na, inay. Sasabihin na naman, pambili ng pagkain ng manok niya, vitamins. Ay, hindi. Ako ang bahala. Baka magalit na naman si itay, inay. Ako ang bahala, sabi eh. Mas uunahin pang manok kesa sa iyo na anak niya. Alam niyo, kapag mga alaga na ang pinag-uusapan, hindi yun patatalo, inay. Lagi kaming nag-aaway ni Rolly, kuya, dahil sa pag-aalaga ng manok. Dumarami na, kuya. Sapat nga, inilala lamang, kuya, ng mga manok at vitamins, malaki na ang ginagastos niya. Pinagsasabihan ko naman siya, kuya, na sana, huwag nang mag-alaga ng manok dahil nakahiligan niya, kuya. Kapag may pwede ng ilaban, eh nag-iipon siya ng pera para lang may pangposta. Isang araw, kuya, ay... Yamado tayo, pare. Tingnan mo, mas malaki na di hamak ng marok natin. Oo nga, pare. Yamado tayo. Ay, pare Rolly, nag-umpisa ng laban. Sige, tira! Sapula! Sapula! Sapula tayo! Sapli! Sapula! Ayun! Ayun, pare! Ayun, tinila na! Lupay pa na yung kalaban, pare! Oo nga! Lupay pa na! Talo ng kalaban! Talo na! Panalo tayo! Hindi na tumayong kalaban! Hindi na tumaka! Panalo na tayo, pare! Panalo! Tayo! Panalo! Panalo! Yes! Ayun na, pare! Kunin na natin yung pera! Tayo na! Rolly! Rolly! Panalo tayo! Panalo tayo! Matutuwa rito si Mirna! Matutuwa si Mirna!
Gina, nanalo ang manok ko. Nanalo! Ay, salamat naman. At nagpapabili kasi ng bagong damit ang anak mo. Eh, sabi ko na sa'yo eh. Maswerte yung manok mo na yan. Baka nakatsamba lang yung manok mo. Alam mo, ang nangyari sa kalaban ng manok ko, nahiwa yung tiyan. Namatay ka agad. Oo, akin na yung pambili ng damit ni Shane. Baka makalimutan mo ba eh. Eh, maaari mo naman yun. Oh, ayan. Dalaga ko yun, ibibigyan kita. Oo, akin na nga. Oh, ayan. Mahigit 5,000 yan. Para wala ka na masabi sa akin, ha? Aba, dapat lang ano, para makinabang din kami ng anak mo. Ay, tignan mo sa ding. Panalo kami. Swerte ang manok ni Role. Inalad lang siguro. Baka mahina yung kalaban. Ay, talagang magaling ang manok ni Role. Ay, mabuti naman. Para may pambili ng damit yung apo natin. Eh, sa susunod na naman yung isang manok niya na ilalaban namin. Ano? Ay, baka matalo kayo niyan. Hindi lahat ng araw ay swerte. Ay, nako, walang duda, Saneng. Magagaling mga inaalagaan niyang manok. Kaya pupusta na naman ako. Ay, sana nga, swertihan pa kayo. Dahil kung hindi, mag-aaway na naman yung mag-asawa. Bakit ganyan ang mukha mong umuwi? Matalo kami, Mirna. Yan! Yan ang sinasabi ko sa'yo, Roddy. Hindi lahat ng araw sa inyo. Eh, natyambahan lang naman yung manok ko eh. Natyambahan lang? Ang sabihin mo, ang sugal, swerte-swertihan lang. Kung swerte ka ngayon, bukas makalawa, hindi sa iyo. Sinabi lang natyambahan lang eh! Ano ka ba? Oh, bakit ka nagkakalit? Yung kasi... Parang nangangantyaw ka pa nga eh. Patalo na nga kami, ganyan ka pa. Walang yumayaman sa sugal, Rolly. Tandaan mo yan. Ang sugal na sabong, para sa milyonaryo na yan. Manalo, matalo, parang wala lang sa kanila. Eh ikaw, manalo ka man minsan, tapos matatalo ka ng 2 beses. O kaya'y wala. Saan ka pupulutin? Di sa kangkungan. Kaya itigil mo na yung pag-alaga mo ng manok. At pagsasabong mo, Rolly, magdidildil tayo ng asin De, pag nagkataon. Babawi kami sa susunod. Mananalo kami. Sinabi ko na sa'yo na tsambahan lang ang panalo ninyo nung una. Naunahan lang yung manok ko ngayon. Kaya kami natalo. Pero sa susunod din na, sisiguraduhin ko na mananalo kami. Nahihirapan ka na bumili ng pagkain ng mga manok mong yan. Tapos, hindi ka titigil sa pag-aalaga. Diyos ko naman, Rolly. Maawa ka naman sa amin ng anak mo. Mirna. Hindi ko alam, Kuya, ang gagawin ko. Kung paano ko... mapapatigil sa ganyang klaseng bisyo ng aking ang aking asawa. Nag-aalaga na ng manok, nagsasabong pa. Kahit na anong sabihin ko sa kanya, Kuya, ng pagpapaliwanag, hindi siya natitigil sa kanyang pag-aalaga ng manok. Minsan, Kuya, pati pambili laman ng ulam namin at para sa anak ko, binibili pa niya ng vitamins na mga inaalagaan niya. Ano po, Kuya, ang dapat kong gawin para itigil na ng aking asawa ang kanyang pag-aalaga at pagsasabong? Nahihirapan ako, Kuya, sa pagbabudget sa binibigyan niyang pera. Sana po, Kuya, matulungan niyo ako. Lubos na gumagalang. Mirna. Alam mo, Mirna, yung pag-aalaga ng manok, abay talagang napakalaking budget yan, lalo na yung mga panabong ng manok.
Nako. Abay, totoo yung sinabi mo na pambili mo lang ng ulam, eh, mapupunta pa sa manok. Eh, alam ko yan dahil may kapitbahay akong ganyan eh. Ha? Mas, naibibili pa yung mga inaalagaan niya manok kaysa yung mga anak niya. Abay, pesting mga manok na yan. Eh, talagang mangungonsumisyon ka sa iyong asawa. At pagkatapos, yung inalagaan, eh, siyempre, inaalagaan yan, kumpiyansado ka. Ngayon, ilalaban nila yan, mag-iipon ng pamusta. Oh, minsan, mananalo, mas marami pa yung talo. Pangalawa, natatalo, pangalawa, natalo. Oh, abay, talagang walang mangyayari. Kaya tama yung sinabi mo na pinapangaralan mo yung asawa mo na si Rolly. Kaya nga lang, abay, talagang mas mahal niya yata o mahal pa yung mga manok kaysa sa inyo na pamilya niya. Eh, biruin mo ba? Yung anak mo hindi maibili ng vitamins. Umasarap na pagkain. Samantalang yung manok na inaalagaan, kung tuto vitamins pa yan at kumplito yung pagkain. Ano ba namang klaseng asawa yan, Mirna? Eh, sa palagay ko, mahihirapan ganyan, Mirna, na kumbisin niyang asawa mo. Ha? Eh, bisyo niya yan eh. Tayo mga Pilipino kasi, ganyan tayo. Kung saan tayo masaya, doon yung ginagawa natin, lalo na sa pagbibisyo. Kagaya ng pagsasabong. Ha? Kung tutusin, parang sugal ng mga mayayaman yan. Kasi sila-sila yung nagbabanggaan dyan. Manalo matalo, parang wala lang. Pero, eh tayo yung mga mahihirap na mahilig sa sabong. Abay, pambili ng bigas. Pinagsasapalan mo pa na ipusta. Baka manalo at dumami. Pero kapag natalo, o anong mangyayari? Kawawa yung pamilya. Napakaraming nagsasabong mga kaibigan na hindi nila naiintindihan. Pero may mga pinapala din. Na maswerte sa sabong. Ayan, mamumuhunan ka ng 300, 500. Kapag naging 2,000 na yan, 3,000, uuwi ka na, yun. May kilala rin akong ganyan. Pinagkakapirahan din yung sabong. Yung dinala mong puhunan, kapag natalo, umuwi ka na. Yun na yun. Sa susunod naman, magdala ka ng puhunan mo naman. Kung manalo, bawi ka na. Pero may talagang swerte dyan sa sugal na yan. Kaya nga lang, marami, mas maraming natatalo dyan. Kaya para sa mga mahihilig sa sabong na ko, hindi nyo ho mapagkakapirahan yan. Maghihirap ho kayo dyan. Lalo na kapag nag-aalaga kang manok at nagsasabong ka pa, abay talagang talo ka. Dyan kayong lulubog sa utang kung talagang matindi na ang bisyo na yan. E sa palagay ko, Mirna, huwag mong tigilan yung asawa mo na paalalahanan at pagsabihan. Baka sakali, isang araw, mahimasmasan at magising na at tumigil na sa pag-aalaga ng mga manok at itigil na din niya ang kanyang pagsasabong. Bueno, yun na lamang siguro masasabi ko sa iyo, Mirna. At daway, kahit papaano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli, sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.